So let's start. Ayan, naglagay na ako ng foundation sa kanyang face. Kanina naglagay na rin ako ng moisturizer at ng primer sa face niya. Mga magtatanong po, kung anong mga ginamit ko sa face niya, lalagay ko sa description box. So ayan, biniblend ko na using the foundation brush. Ayan, sige, blend lang natin, guys. And this time, guys, gumamit na rin ako ng beauty blender. Siyempre, guys, parang bongga lang yung lapat ng foundation, di ba? Ganun. Ayan, yung mga natira, siyempre, gamitin na natin sa face niya. Ayan, para maganda yung lapat ng foundation sa face ni client. Okay, guys, so next step natin ay magko-concealer na ako. So, guys, yung technique ko, dinidiretso ko sa beauty blender yung concealer. Ewan ko, ganun yung bet ko, guys. Para alam niyo yung parang hindi super kapal pag nilagay ko sa face ni madam yung concealer. Ayan, kung saan nakikita nyo, di ba? Maganda yung lapat niya. Pero depende pa rin naman sa inyo kung anong gusto nyo paglalagay ng concealer. Pero ako, mas gusto ko na dinidiretso sa... Mas gusto ko yung ganun, guys. So, ayan. After natin lagyan ng concealer, maglalagay na ako ng translucent na loose powder before tayo mag-airbrush. Guys, is parang mas maganda yung lapat ng airbrush sa face ni client. Alam nyo yung parang hindi agad mag-holas. Ganun. So, ayan, guys. Nire-ready ko na yung airbrush na gagamitin ko. Actually, guys, tansyado ko na to. Pero usually kasi dapat 5 drops to 6 drops lang yan. Pero ako, tansyado ko na yan. Depende naman sa inyo yan. And then, nilalagyan ko ng thinner para hindi malapot. Kasi silicone base yan. Ayan, opak, diba? Opak. Diba? Glambox yan. Kasi meron siyang ano, merong water base, meron silicone base. Pero ako, mas gusto ko yung silicone base. Mas maganda yung lapat sa face ni client. So, ayan, minimix ko lang siya. And then, ayan na, let's start the first coating. Ayan, guys. Ito yung first coat ng airbrush. So, guys, dapat ganyan lang kalayo yung ganyan lang kalayo pag i-airbrush natin si client. Kasi guys, pag super lapit, medyo, alam nyo yun, parang magsusuper kapal yung sa airbrush niya. So ayan, dapat ganyan lang siya kalayo. Ganyan lang po dapat yung paggamit natin sa airbrush. So ayan yung first coat natin. And then guys, ako kasi after ng first coat, pinapatuyo ko yung airbrush sa face niya. Para mas maganda talaga yung lapat ng airbrush foundation sa face ni client. And then after natin patuyuin siguro mga 1 to 2 minutes or 3 minutes, pwede na natin siya ulit lagyan ng pang second coat na natin. Ito na yung last and final kineso. Ito na yung last coat natin. Hanggang second coat lang naman, guys. So, ganun pa rin siyang kalayo. Ayan, ganyan pa rin yung distance ng airbrush sa face ni client. Huwag natin ilalapit masyado, guys. Kasi pag nilapit natin masyado, parang kakapal kasi yung foundation, yung airbrush foundation sa face ni client. So, dapat parang ganyan na very natural. Ganun. And then, after that, gagamit na tayo ng loose powder, ayan, para alam nyo yung para mas tumagal or mas kumapit yung airbrush, yung ganun. And then, sana nag-gets nyo. And then, maglalagay na ako ng FS na foundation to, powder. Tapos, ayan, kilay na. Tutorial na to, guys. Full tutorial na talaga to, guys. So, ayan na, panoorin nyo na lang. Ayoko na magsalita kasi arte-arte ko. Bye! Siyempre, sige, magsasalita na nga ako para bongga yung tutorial natin. So, ayan, nililinis ko na yung kilay ni client. Ang ginamit ko dito ay yung natira na foundation ni madam kanina. Siyempre, kung itatapon natin, sayang naman, diba? So, ayan, ganyan ako maglinis, guys, yung natirang foundation. Ayoko ng concealer. So, ganyan lang yung paglilinis, guys. Gayahin nyo na lang ako. And sana nag-gets nyo yung mga sinasabi ko. Thank you.
Ayan, so after cleaning, magwa-brow soap na tayo. So ganyan, isang pisit lang. Ganun, isang pisit. Tapos gumamit ako ng disposable na mascara na brush para bongga sa brow soap natin. And then guys, ganito lang ginagawa ko sa pag nagwa-brow soap ako. Ayan, gayahin nyo lang ako guys para alam niyo yung uso kasi ngayon yung mga bushy brows lalo sa client, ganyan, parang very natural lang yung kila, yung ganun, pero pakak, ganun. So ganyan lang guys, oh, diba, kung nasa nakikita nyo, oh, gumanda yung kila, diba, expect dun sa isa, diba. So ayun lang, ganun lang, ganun lang kabilis, ganun lang kadali magkilay guys. Siyempre, eyeshadow na tayo. Gumamit ako ng Morphe na eyeshadow. So, ayan. Ayan, ganyan lang ako, guys, mag-blend. Gayahin nyo na lang ako, guys. Ayoko na magsalita kasi baka sabihin nyo ang arte ko, diba? Siyempre, maglalagay na ako ng Shining Shimmering Egg. So, ginamit ko na pang Shining Shimmering Egg. Ay, yung eyeshadow ng Leticia Velasco. So, ayan. Bongga yung ano niya, Shining Shimmering Egg niya. Opak, ganun. Tapos, mag-eyeliner na tayo. Siyempre, hindi mawawala ang pangmalakasan nating pilik mata. Yan ang wag na wag nating kalilimutan, guys. Pampabuhay ng mata ang pilik mata. Yes, ganun. And syempre, para lalo mas mabuhay yung mata ng client natin, lagyan natin siya ng dark brown sa kanyang lower eye. Ayan, lower eye ba yan? Basta yun na yun. O diba, nabuhay yung mata niya. Tapos lalagyan natin siya ng mascara sa lower lash para mas lalong buhay talaga. Ganun rin. Siyempre, kuturing na tayo. Ayun sa nakikita nyo, ang gamit ko dito ay Vice Cosmetics lang. Pero bongga yan, guys. May mga branded naman ako, pero ayokong gamitin. Mas gusto ko to. So, ayan, contour lang natin siya, guys. Ayan. Tapos, nose line. Ganyan ako mag-nose line, guys. Sorry na wala yung isa, hindi na videohan ng assistant ko.
So, yan, ganyan lang. Gayahin nyo lang sa kabila. Ganun. And then, blush on na. Ang gamit ko dito na blush on na yung Morphe pa rin. Nabili ko to sa makeup group. So, ayan, bongga yan. Ayan, syempre, it's time to highlight. Ayan, maglalagay ako ng konting highlighter lang. Ayoko ng super pakak na pakak yung highlighter. Kailangan yung parang simple lang, yung kikinang-kinang lang konti sa araw, ganun. Tapos, syempre, lalagyan natin ng konting loose powder, yung ating kinontour kanina para mas kitang-kita yung pagka-contour, ganun. Guys, ang lipstick na tayo. Ang gamit ko dito ay ang pang malakasan na as in super bongga na Maybelline na super stay na kahit kumain ka ay meron pa din. Yes. First coat muna tayo, guys. Ayan, ganyan lang po. Ito ay papatungan ko pa naman ng medyo parang ma-pink-pink or ma-red-red konti na lipstick mamaya. Para maganda yung effect ng lipstick ni Madam. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ayan, gumamit na ako ng Estée Lauder na lipstick. Ewan ko, nakalimutan ko yung shade niya eh. Sasabihin ko na lang sa inyo next time. So, ayan, di ba? Para ganyan, para maganda yung effect. Para, kunwari, Korean lips, yung lips ni Madam. Ganun, right? Guys, so ito na, setting spray na tayo. Ang ginamit ko dito ay yung MAC Prime na setting spray. So ayan, 'di ba? Opak fresh. So tapos na, ito na, guys. 5 4 3 2 1